I gave you my heart. What is up, guys? It's me again, Pearline, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong video. At ang video natin for today is all about tips para sa mga mag-online class. So, na-experience ko na yung online class sa ano namin, kasi nag-online class ako ngayon. At na-find out ko na may mga kailangan nating bagay na malaman pag nag-online class tayo. At isi-share ko yan sa inyo. Kasi, it's very important kasi itong online distance learning is medyo siya challenging. Hindi lang sa akin, sa lahat ng estudyante, lalo na sa mga kabataan. It's very challenging, kaya gagawin natin, pasimplehan natin. Itong mga tips na to, helpful to sa inyo, kaya keep on watching. So, let's start! So, let's start in our tips for online classes. So, ginawa ko ng video na to kasi I think this would be helpful or make me helpful sa mga magsistart ng online class. Diba? Experience ko yung online class kasi nasa college level na ako ngayon, senior level. And nag-online class ako kasi mahirap naman nung mali tayo ng gear. Hindi naman sa ano, pero at least kahit ano siya, pandemic, yung knowledge hindi lang sa stop. So, it's very important pa rin yung learning, kaya nag-enroll ako for online class. Then, may mga bagay akong na-discover, nalaman about online distance learning or itong online class. It's very important kasi na alam natin yung mga bagay na to do and not to do, diba? Don'ts and do's. Kasi sobrang nakaka-stress kaya mag-online class kung hindi mo alam yung mga pasikot-sikot. Diba, mga bata hindi naman masyadong magaling gumamit ng mga computers. Kahit ako, nahihirapan ako, buti na lang may mga cousins ako dito sa bahay na tinutulungan nila ako para pag may problema sa ano, laptop, magagamit, matutulungan nila ako. So, I'm very thankful with that. Tapos, yung online learning kasi, very challenging siya. Kaya, ginawa ko itong mga tips na to para makatulong din sa iba. Kasi, malaking tulong siya sa akin. Actually, malaking tulong siya sa akin itong, ano, mag-o-observe ka kasi. Pag nag-online class ka, you're observing. Diba mga first week mag-observe ka, ano ba dapat kong gawin para hindi na maulit yung mga problema mangyari sa online class ko. So, first thing is tip number one. So, sa tip number one is, it's very important to check your internet connection. Dapat check mo yung internet connection mo kung mahina, mabagal, or whatsoever. Kasi dito sa Pilipinas talaga, mahina, mabagal. Hindi na natin ano, basta mabagal siya. Tapos, syempre, if mabagal yung internet connection mo, baka hindi ka makapasok sa meeting. So, ang gagawin mo dun is, magbaback up ka, magpapaload ka, magload ka. May mga ano naman, plan ata dyan. Hindi ko alam kasi hindi ko na-try, pero sabi nila, pwede ka naman magload. Yung pang 1 week, may load niyan pang 1 week. So, check your internet connection talaga. So, first thing is, check your internet connection. Tapos, if may problema sa internet connection nyo, tapos hindi mo masasolve agad, ma-inform nyo yung professor nyo or teacher nyo. Kasi yung professors natin, mga teachers natin, alam nila, o naiintindihan nila, rather, na it's very hard talaga yung internet connection dito sa Pilipinas, sobrang bagal. At alam nila yun kung gano'ng challenging, gano'ng nag-a-adjust yung mga estudyante. Although, tayo nag-a-adjust as students, pero yung mga professors nag-a-adjust din sila. Kasi nga, it's new platform online distance learning. Nahihirapan sila, nahihirapan din tayo. So, pantay-pantay lang, kailangan natin intindihin yung isa't isa. Nahihirapan tayong mga estudyante, pero nahihirapan din yung professor natin. So, sa tip number two, so number one is the internet connection. So, tip number two, yung background natin. Yung background natin, kung hindi man white, basta plain, or yung hindi magulo, kailangan yung background natin, mga walang dumadaang masasamang elemento. Yung background natin, walang naririnig na ingay, lalo na yung motorsiklo, tahol ng aso. Kasi, sa na-experience ko, kapag ganun nangyayari, pati yung mga klase mo na apektuhan. Kaya,
alam niyo yung background niyo, yung mga noise sa paligid niyo, manap kayo ng area na kung saan hindi masyadong naririnig nung yung noise from the outside, yung noise sa loob ng bahay niyo. Kung nag-iingay man yung kamag-anak mo, mama mo, nagdadalda na parang sirang plaka yung mama mo, okay, normal man yun sa pag-iingay yung ina, sabihan mo, mama, maya ka na magdadal, nag-online class ako, maiintindihan niya ng mama mo kasi para sa future mo yan. So, dahil sa background niya, ito ang tip number 3. So, tip number 3 is, know how to mute your mic. Diba, pag sa meeting, may on ng video at saka on ng mic. Kapag hindi ka nagsasalita, nakikinig ka lang naman sa professors niyo, sa teachers niyo, please, i-mute niyo yung mic niyo kasi na-experience ko yan nung first week. Yung mga kaklase ko, hindi sila nag-mute ng mic. Tapos, rinig na rinig dun sa ingay. Hindi na rinig na rinig yung ingay, hindi na nagkakaintindihan yung mga estudyante. Pati yung mga kaklase mo naapektuhan dahil dun sa dun sa sound na naririnig nila galing sa'yo. Kasi, kailangan mo mag-mute ng mic. At kapag nag-mute ka ng mic, mas makakatulong ka sa mga kaklase mo. Kasi may meeting kasi na, pag yung professor, minute ka niya, parang na-offend ka dun, di ba? Pag ang professor mismo yung nag-mute sa'yo. So, dapat ilagay mo sa isip mo na, I should mute my mic if hindi naman kailangan gamitin. Kasi if hindi mo naman kailangan gamitin, nakikinig ka lang naman sa professor mo. What's the purpose of turning on your mic? So, kailangan talaga natin matutong mag-mute ng mic. Tapos, pag nagsasalita tayo, pag nag-ask tayo ng question or may idea tayo na ibibigay, i-add additional ideas na ibibigay sa para sa mga klase natin, you should turn on your cameras para makita nila yung mukha mo. Kasi online class na nga tayo, hindi na natin alam kung sinong susunod na tawagin ng professors, hindi na natin alam kung anong ginagawa ng mga klase natin. At least man lang makita nila yung itsura mo, makita nila yung the way ka magsalita para mas maintindihan nila. You should turn on your camera. So, yan talaga. Importante talaga yung alam natin mag-mute ng mic, mag-turn na ng camera, mga ganong bagay. So, ang next is, yung mga cellphone yung ginagamit. Kasi kadalasan yun, mahirap naman talaga yung buhay kasi wala mga trabaho. Dahil nga sa pandemic, may mga parents na wala ang trabaho. So, ang hirap, buti na lang kung may resources ka. Or kung may gadget ka na nabili like laptop at PC. Paano kung cellphone lang yung meron sa'yo? So, if cellphone yung meron sa'yo, kailangan ganitong gawin mo. If mag-online class ka, example, yung klase mo is 7 a.m. Dapat fully charge yung cellphone mo bago mag-start yung klase. Kailangan fully charge yung cellphone mo. Kasi kung laptop, pwede naman nakasaksak lang, di ba? Pati yung PC nakasaksak lang naman yun. Pero kung cellphone yung gamit mo, mag-charge ka talaga. Dapat charge mo yung cellphone mo. Tapos, kung naka-earphone ka, sige, go lang. Tapos, kasi masakit talaga sa mata yung tutok ka sa cellphone mo. Masakit siya sa mata. Actually, may sinabi yung DepEd, di ba, na may sila na time lang yung mga bata kung kailan sila tutok-tutok lang sa screen. So, sa amin kasi, may asynchronous at synchronous. Lahat naman meron ganun. Pero, tutok pa rin sa screen. Pero ang sabi naman doon is, wala namang permanent effect yung blue light na binibigay noon. Tsaka hindi naman daw masyadong nakakaano sa mata. So, blink-blink mo lang yung mata mo every 1 minute. I-blink-blink mo lang yung mata mo at least 15 times. Ganyan-ganyan ka lang. Blink-blink mo lang yung mata mo para hindi matuyuan yung mata mo. Kasi yun yung nakakaano sa mata, yung nakaka-irritate, yung natutuyuan yung mata. So, blink-blink mo lang yung mata mo. So, ang next is, kahit nasa online class tayo, dapat mag-participate tayo, be participative. Like, hindi mo kasi, iba kasi yung face-to-face, tsaka yung online class eh. Hindi mo alam kung naka-turn off yung camera, hindi mo alam kung nakahiga ba to. Kaya importante yung mag-turn on ng camera. So, lalo na kung bago yung professor mo,
or yung teacher mo bago, paano kanya makikilala? Paano kanya mabibigyan ng maayos na grade kung hindi ka magpa-participate? So, kailangan talaga yun as a student, mag-participate ka. Kung may tanong ka, magtanong ka. Mas lalo kang makikilala ng professor mo, tsaka ng teachers mo, kung participative ka, diba? Importante talaga yun. Kasi wala kang karapatan magreklamo kung bakit maliit yung grade mo kung hindi ka naman nagpa-participate. Sasabihin mo, online class lang naman to. Online class to, pero importante, mas malaki yung grade sa recitation kaysa sa examination or sa mga activities na binibigay. Kasi yung activities na binibigay ng professors mo, pwede mo lang yung kopyahin sa, pwede mo lang i-search. At saka, speaking of searching lang, kung magsi-search ka naman lang, i-edit mo din yun. Huwag yung paste ka lang ng paste, tapos submit, tapos pareho na kayo lahat ng sagot. So, it's very important na i-edit mo din yung kinabi-paste mo kung ayaw mong gumawa ng sariling, sariling sagot, sariling essay. Actually, lahat naman nagsisearch, pero edit-edit din tayo pag mute. Paraphrasing, huwag ganun, gagawin natin yun. Tapos, kasi, di ba, parang, ang naman, kinopia mo lang sa internet, tapos, isasubmit mo agad, tapos makakakuha ka na ng grade. Alam ng professor tsaka teacher mo kung kinopya mo lang yan, kaya don't expect na bibigyan ka ng malaking score. So, kung gusto mo ng malaking score, ayusin mo. So, ang next dyan is, kaya na natin yung mag-search lang. Ang next natin is yung advanced study or reading, advanced ka. Kung may sinag naman na syllabus yung professors niya sa GC, sa email, or nag-post ba siya sa classroom niyo na may mga syllabus. Nandun yung mga topics nun per nandun yung mga topics ng chapter, i-search mo advanced reading ka. Para pag nag-discuss yung professor mo, pag nag-discuss siya, may alam ka na. Pag tinanong ka, nakakasagot ka na. Pag nakasagot ka, 5 points ka. Diba? Pag nakasagot ka, kilala ka ng professor mo. Kaya advanced reading, importante yun. Kung sa mga elementary students or sa mga lower sa primary, naiintindihan naman natin kung hindi pa sila nag-advanced reading. Pero yung parents, kung parents ka, kung mama ka, kung papa ka, ate ka, please, turuan mo yung kapatid mo, tulungan mo yung kapatid mo kasi ang hirap ng panahon ngayon, ang hirap, nahihirapan yung mga teachers na turuan yung mga bata kasi nga online class. Kahit na lang mga paraan na ginagawa nila para maturuan yung mga bata. So, as family nila, as kapatid nila, as mama at papa nila, turuan natin yung mga anak natin. Importante talaga na turuan natin yung mga anak natin. Kasi, di ba, yung magulang yung first teacher ng mga bata. Sa atin natututo yung mga bata. Kahit kahit sa umaga, isang beses. Tapos sa gabi, isang beses, di ba? Turuan mo siya. Tapos kung may module, hindi ikaw yung sasagot. Hindi ikaw yung sasagot ng module ng anak mo o ng kapatid mo. Tuturuan mo siya, pero doesn't mean ikaw yung sasagot. Paano matututo yung anak mo kung ituturo mo mismo yung sagot? Dapat i-explain mo sa kanya. Hihimay-himayin mo. Ganon. Kasi iba yung bata pa, tsaka yung nasa higher level na, like high school, tsaka college. Kasi kaya nilang mag-adjust. Pag hindi nila alam, nagtatanong naman sila. Pero more likely, marunong na sila mag-search. Tapos yung mga bata, kailangan talaga ng guide ng parents nila. So ayun yung mga nalaman ko habang nag-online class ako. So, based sa mga experience ko, sana nakatulong sa inyo tong video na to. And I hope na walang mga masasamang elementong dumaan-daan dyan na magkaklase kayo. Kasi alam niyo talaga, sobrang hirap mag-online distance learning. Sobrang hirap niya. Miski ako, nahirapan ako, pero kaya. Ang dami activities na pinupo sa classroom, pero go lang ng go kasi may mga time allotted. May time allocation naman. So, kaya. Kaya walang sukuan. So, importante na kahit pandemic, nag-learn pa rin tayo kasi hindi nag-stop yung learning, hindi nag-stop yung growth. Kaya importanteng
ma-learn, maka-learn tayo kahit na sa pandemic. Kasi sayang naman, di ba? Yung iba, iba yung ano nila point of view. Pero para sa akin, ito yung point of view ko eh. Sayang yung panahon kung maglalaro lang tayo, itutulog lang natin, kung pwede naman tayong matuto. So, thank you sa mga, gusto ko lang mag-thank you sa mga teachers, professors, sa buong mundo na nagtuturo kahit pandemic. Yung ginagalingan nila masyado kahit online distance learning, kahit nahihirapan sila sa online class, nahihirapan sila magturo kasi minsan putol-putol. Choppy, ma'am, choppy, choppy. Kadalasan yung nangyayari. Ma'am, choppy ka po, ma'am, choppy ka po. Tapos screenshot ng mga estudyante mo. Tapos, naano ka na pala. So, kayang-kaya yan. Kayang-kaya yan ng mga estudyante, ng mga professor. So, laban lang tayo. I hope mawala na yung pandemic. Para kahit papano, bumalik na yung ayos na buhay natin. Pagtrabaho na yung mga magulang natin. Pagtrapaho na yung mga makita na natin yung mga mahal natin sa buhay na nasa malayo. And alam talaga natin na sobrang hirap ng buhay ngayon. Economically, financially, lahat ng aspect, nahihirapan tayo ngayon. So, laban lang. Magdasal lang tayo. Let's pray for kaayusan ng lahat. So, I hope you like this video. Thank you for watching. I hope you learned something. Kung may natutunan ka, pa-thumbs up naman. Thumbs up. Then, if hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka naman dyan. Tapos, hit mo na din yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Thank you!